Maayong buntag pag-usab. May I remind everyone to please mute your microphones para po madinginig natin mamaya yung mga discussants at saka malinaw po lahat. Pakibasa po yung nasa shinare na nasa screen. And then these are also our house rules. To formally open our roundtable to discussion, let us hear now the opening prayer, and this will be followed an pambansang awit. One God of all nations, you created the earth and the cosmos in their differences, beauty, and frailty. The various cultures and religions seek you, the origin of all things. You want each to be for all, not a threat, but a blessing. Lead us to where it is truly you who reign over us, with your love and your compassion. We come to you because you are our God, moving in our hearts, in the geniuses of our differing religions. You are our Father. You are our Allah. You are our Manama, Magbabaya, Diwata, Shiva, Vishnu, Brahma. You call us to peace. God of all truth and goodness, bless us as we gather here at the Ateneo de Davao University. May we be strengthened in mind and heart to pursue what you inspire with insight and deliberation, that our world may advance in true wisdom and justice for all. Amen. Ng ating pambansang awit. Thank you.
Daghang salamat. Madyaw masulom sa kadeg, mayong buntag sa tanan. Magandang umaga po. Good morning. Nalipay mi nga daghan ang interesado karon nga maminaw sa atong paghisgot-hisgot sa usa ka importanteng hisgotanan o topiko. Daghan ta karon gikan diri sa lain-lain nga parte sa Pilipinas ug bisan gawas sa nasod. Salamat sa inyong pagtambong sa atong roundtable discussion 2. Una sa tanan, but na akong ila-ila ang akong kaugalingon. Ako si Marites Matet Gonzalo, usa ka taga-Kolo og ania nanimuyo sa Bukirang Bahin sa Malita, Davao Occidental. Ako nagtrabaho isip usa ka IP school coordinator diri sa Malita taga-Kolo Mission sa Diocese of Igos. Nining panagtigom nato karon, ako ang inyong tigpasayon o moderator. Busa, kaninyong tanan sa tanan nga ani adinhi, madyaw pagdating, welcome ni ining atong ikaduhang hugna sa round table discussion. Again, we are happy to welcome everybody to this second series of our second round table discussion. This is part of our continuing conversation with the first round table done last March 25 with anthropologists presenting their perspectives on a focus issue on the term Lumad or Indigenous Peoples. This RTD is sponsored by the Ugnayang Agham Tao or the National Anthropological Association of the Philippines in collaboration with the Philippine Social Science Council or PSSC. And together with the Department of Anthropology of the Ateneo de Davao University. Aron atong formal nga ablihan kining atong ikaduhang hugna sa roundtable discussion, atong paminawon ang ugat national president si Sir Skilty Labastilla gikan sa Ateneo de Manila University aron mahatagan kita og konteksto niining atong panaghisgot karong buntaga. Sir Skilty. Igang salamat, Matet. mayong buntag sa atong tanan. Kami po sa UGAT ay nagpapasalamat sa paglalaan ninyo ng oras sa pagdalo sa ating pangalawang araw ng pagtitipon upang ituloy ang pagtalakay sa isang napakahalagang issue. Noong nakaraang Huwebes ay sinimulang pagnilayan ng mga naimbitahan naming mga antropologo, mga siyentipiko na nagugol ng maraming taong pag-aaral at pakikisalamuha kasama ng mga katutubo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa pagtitipon po na iyon, na dinaluhan ng mahigit 300 kalahok, nabanggit ng mga panauhing antropologo na hindi napag-isipang mabuti ang nakakagulat at nakakabahalang pagtuligsa ng NCIP sa salitang lumad dahil ito raw ay kinasangkapan ng CPP-NPA-NDF at hindi raw ito ginagamit ng mga katutubo sa Mindanao. Mariing pinabulaanan po ito ng mga antropologong mananaliksik na ilang dekada nang nagsusulat at nakipamuhay sa mga lumad. Nabanggit ni Professor Una Paredes, isang scholar na maraming nang naisulat at nailathalang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng mga lumad, na ayon sa mga nakausap niyang IP, wala naman silang problema sa salitang lumad at hindi nila maintindihan kung bakit bigla itong naging issue dahil matagal naman itong ginagamit na. At kahit wala silang malalim na ugnayan sa salitang ito dahil hindi naman sa kanila nagmula no, yung salitang lumad dahil Cebuano nga ito, sa tingin nila hindi naman tama na ipagbawal ng pamahalaan ang paggamit nito. Sinusugan ni Professor Gasgat Maitan na nagsimulang mag-aral sa buhay lumad simula noong dekada 80 ang nauna ring pahayag ng Ecumenical Commission on Indigenous Peoples na ang terminong lumad ay nakakabit sa pastoral work ng Simbahang Katoliko sa Mindanao at Sulu noong dekada 70 na nabuo ng walang kinilalang ideolohiya at ang pangunahing layunin ay ang makatulong sa mga katutubong komunidad na nagdurusa dala ng mapanupil na estado at mapagsamantalang kalakaran ng negosyo. Sabi naman ni Professor Cherubim Quizon na nag-aral ng mga hinabing kasuotan ng mga komunidad ng lumad simula dekada 90,
Mayroong pangangailangan sa salitang lumad dahil sa pag-usbong ng kamalayang pangkabuuan ng Mindanao. Dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga katutubo sa Mindanao sa mga taong labas sa kanilang komunidad. Dagdag niya na ang salitang ito ay hindi terminong CPPA, CPP-NPA-NDF dahil napakalawak na ng gamit nito ng mga taong walang kaugnayan sa kaliwa. Mga mayayamang negosyante na kumukompra ng mga hinabing tela hanggang sa mga kabataan sa syudad na nais ipagmalaki ang kanilang pagiging Mindanaon. Ngunit para sa akin, ang pinakamaigting na mensahe sa pagtitipon noong Huwebes ay ito. Lahat kami mga antropologo ay sang-ayon na walang mas mabisang paraan sa pagbibigay linaw sa usaping ito, kundi ang pakikinig mismo sa katutubong Mindanaon na nasa mga komunidad. Kaya po tayo nandito ngayon. Ang hiling ko po sa araw na ito ay makinig sa tinig ng mga lumad ng mga katutubong Mindanaon. Dahil bihira nating marinig ang boses nila sapagkat hindi naman sila sanay na pinapakinggan ng karamihan. Nandito rin po ang mga kinatawan ng NCIP na bigyan po namin sila ng paanyaya at sabi nila ay darating sila at iba pang mga ehensya ng pamahalaan na inyayahan naming dumalo. At ang naisan na namin ay makadialogo din sila sa mga susunod pang mga araw. Alam namin sa ugat na hindi dito magtatapos ang usaping ito at simula lamang ito ng patuloy na pakikipagtalakayan para matupad natin ang pangarap na ang bawat isang Pilipino, lumad man, Kristiyano, Moro, Matigsalug, Badyaw, Teduray, Igorot, Ibatan at napakarami pang iba, ibang kategorya ay mabuhay ng matiwasay at may pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan o identidad. Maraming salamat po. Magandang umaga. Daghang salamat, Sir Skilty, sa imuhang makahuluganon o puno nga pasiunang pamulong alang niining atong roundtable discussion. Sa atong pagsugod, ato lang iklaro nga ang atong lingwahe o pinulungan nga gamiton karong buntaga kay gikan ta sa lain-lain nga lugar ug Mindanao ang atong focus, mugamit ta og kombinasyon sa mga lingwahe, but pasabot, multilingual ta. Usahay magbisaya, naay magtagalog, naapoy mag-English. Kay lain ang tao na niapil ni ining ato ang roundtable discussion karon. Para sa atong mga kauban nga IP, ipaistorya nato sila sa lingwahe nga pinakakomportable sa ilaha, susama sa ako ang komportable kaayo ko sa Cebuano, Mindanaon o Bisaya. Ang mga dili kasabot sa Bisaya, palihog ipatranslate sa mga kauban na kabalo magbisaya. At upod nga paningkamutan nga mahatagan o pagtibuok or synthesis ang mga importanteng punto or key points samtang nagapadayon ang atong panaghiskot. We hope those who are not familiar with the local languages, you can understand that for better articulation or expression, we will allow our IP colleagues to share in their own local language that is most understood by many. So, Tagalog naman tayo ng konti ngayon. Diretso na tayo sa atong ating bahaginan. Ipapakilala ko po muna ang mga kasamahang IP na magsasalita para magbigay ng kanilang opinyon at karanasan tungkol sa isyu na pag-uusapan ngayon. Ang ating pinakatanong ngayong umaga ay kinsa ang lumad? O sa Tagalog, sino ang lumad? Partikular ito sa paggamit ng terminong lumad na naging usap-usapan dahil nga sa lumabas na NCIP resolution tungkol dito. Ang mga kasama natin ngayong umaga ay babanggitin ko po, pero bago yan, magpahibalo lang mi nga naay gamayng technical problem and difficulties sa ground busa ang ato ang technical group karon kay nagapaningkamot nga matarong or maayo ni. Busa ang ato ang tig pamulong or ang ato ang discussion karong buntag, ang una usa ka IP leader nga Arumanen Manubo gikan sa Carmen North, Cotabato. Siya ang usa sa mga nagunang commissioner sa NCIP sulod sa duha ka termino.
from 1998 to 2004. He works with various indigenous peoples around the Philippines for self-determination and assertion of indigenous peoples' rights. Siya usab kanhing representative sa Philippine representative to the UN expert mechanism on human on the rights of indigenous peoples. That was in 2014 hangtod 2020. Siya karon usa sa mga pangulo sa Mindanao People's Federation. Siya si Timuay Ed Tami Mansayagan. Ang ikaduha nato nga mamumulong or discussant karong buntaga mao si Timuay Santing or Santos Unsad. Siya pangulo usab sa Tiduray gikan sa South OP Cotabato. He is a former commissioner of NCIP. Siya ang deputy supreme tribal chief sa Timuay Justice and Governance. Og involved kaayo siya sa kasamtangan ng isbutanan sa Bangsamuro. Og ang ikatulo nga mupaambit karong buntaga gikan sa Talaandig community. Siya mas nailhan nga dato makapukaw o Adolino Saway, usa ka Talaandig leader dito sa Sungko, Lantapan, Bukidnon. Si Dato Makapukaw, siya ang overall tribal chieftain sa Talaandig sa Lantapan. Siya ang kinamagwangang anak ni Dato Kinulintang, the supreme chieftain of the Talaandig. Sa pagkakaroon, siya usab ang overall chairman sa Talaandig, Bukidnon and Higaunon tribes living in Kitanglad Range Natural Park. Kasamtangan siya ang IPMR sa Lantapan. Co-chair usab sa Cultural Affairs of the Protected Area Management Board. Usa siya sa nailhan kaayo nga adunay katakos dinha sa Talaandig na mga ritual, ang iyahang kahanas o katakos sa paghusay siya haniti or hawod sa kasaysayan, hunter, farmer, and a cultural educator. Siya usab usa ka solemnizing officer for tribal weddings diha sa Talaandig o Higaunon. O kini silang tulo mao ang ato ang discussant karong buntaga. Apan ang atong unang tawagon karong buntaga mao si Timuay Santing or Santos Unsad gikan sa Tiduray sa South OP Cotabato. Timuay? Si Timuay po ay nasa kanyang community ngayon. Pakikinggan po natin siya. Hello po, Timuay.
Magandang umaga po. Nawala po yung moderator natin, si Matet. Nawala yung signal niya. And we have a recorded presentation of Datu Makapukaw. So while waiting for our discussants and moderator to return to Zoom, we will play their presentation. Action. Okay, maayo. Intak tanan. Kuno sa dalan mga ko. Katauran o pasalamat kang Pons Binagin ang imagulang sa ka. Ngon man sa kang Skirti Libastilia pwedeng sa ugat kang Gas Gatmaitan o kang Maria Mogahar G.C. Vargas. Tungkol sa inyong paghata ka na huwag ngayon nga makapartisipar sa lamtugianan about aning lumad. Pwendo, ang usa ka tulong lumad ang ayan sa dito nga butang. Kaya ang usa ka butang kung isikutan mo, nagdalaman siya o pangalan. Pwede ba nang usa ka butang o kaulungan nganan mo kadwa may pulong at kadwa o markaykan ta apan magdipindi maguna sa pagsabot sa tao kadun may pulong ang maayos o bang pibiyotan sa bang o kinilumat hindi man ni iya nga pinulungan sa mga tumindok kana mga kintulok kana mga imitima Namun, about aning lumad nga iya ginis tibo. Pero gitatak man ni sa mga colonizer, mga tao nga maoy nag-ani dini o maoy nagdala sa pagtulunan sa mga Olympio dini sa Pilipinas. Sila'y naghatag ani nga pulo. Sila'y nasayad sa kaulugan o ila kini nga pinulungan. Natural nga ang lumad usay makagamit ani tungod kay umay pulo nga masabtan sa bisan kinsa mga langyaw o mga kristyano o uban pa nga mga negosyante nga misunod sa Pilipinas. Pero ang tinuod, ang lumad, iligid iya sa mga lumad o iligid iya sa mga itulok, mga tumindot, iya gini sa langyaw ng mga pinungan. Na kunin ng talahon, ang maong pulong nagsumpay ang loob ang mat. Natural nga ang uban mga adunay edukasyon nga nasayad sa kalugan sa loob sa mat. Hiligin mo ang inyani. O nga, para ka nako, tulubagon man niya siya nagkukatano. Ang mga tao nga mga tumindog, tintulog, tumitima, tumika, tumitima. Wala man tayo tulubagon ani apan naaman ta sitwasyon nga discriminated community. Usa na ni ka parte sa discrimination. Natingali, kung ato ipabarog ang lumad ng katungod, di asa iyang kaugaling mong teritoryo. Natural gayon ni madesisyon ang malumad ko kung sa napulong ang ngayon ipatigbabaw. Kaya nga ito rabang kaliwat, nabilin di mo ito ang nagtanong sa lumo. Kung ang nabilin, mao'y naghatag sa mga pangalan sa tanutang o mga insaktong sinultihan, katong sinultihan sa matupa na panlisan ang mga dato o ligang mga sinultan.
ang kaulugan anak sa tao nga di na matay tungod sa pagkakataron. Na natural nga hindi man unsa pwede nga ang balay tukuran o balay. Hindi pwede nga ang tribo tukuran o tribo. Hindi pwede ang sibahan tukuran o sibahan. Ngayon ang usa ka simbahan, pwede ka magtukod o lain simbahan, pero lain na lugar. Dili maura mismo ang itukuran o simbahan. Nga mo ini tabo sa tribo, kaya ang tinuhan sa tribo, itukuran o tinuhan. Ang kagamanan sa tribo, itukuran man o kagamanan. Muna nga, para ka na ko, dapat unta maghimot ang dokumentasyon ang laman pinasubay sa atong National Commission on Indigenous Peoples. Kaya mo man hinungan nga giputahan taong commission kay aron adunay magpabarug sa atong kawaling kalimutan. Nga dili na gitatak sa ato ang pangalan kung dili. Gikan gin sa paghimot ang tao kauban sa atong pinabuhi ang mga tulong. Kaya dito sa matag pulong, naka bungkus ang iyang gahom. Gahom niya nga makahatag o kaluwasan sa tao diya sa katulong. Kung inunan nga, kung ikaw magtalutok ka, gamit ka sa Binisaya, hindi ka makauli. Kung nanlan mo ang hangin sa iyang scientific name, dili mo siya mahangyo aron pagpahunong o paghangyo nga dili mo daot sa kabtangan. Kaya dili siya makaila, di siya makalungo. Kung inunan na ang tinulungan sa tribo, ang ngayon niya tahuran o galing kay ang maong tinulungan, kaalam o tinuhan, wala may insaktong resignasyon, wala pag-ila, insaktong kagamanan. Kaya nagpadayon man nga ang tinukod sa mga langyaw, sa Espanyol, maoy na sunod. Apan dili mo'y na sunod ang sabulingon na katungod. Nga dapat marunta, kitang tao, kay kitang lang tayo kapuyo, kitang lang niya suba atong inom, kitang lang niya yuta atong tanan, kailangan makailata sa patakaran sa atong kapuyo. Nga din yung magkabit-gamit ang pulong na wala nato may walo ikay ang maong pulong, nakapasamot ka nato nakapaalaot. Kaya wala may kaayuhan nga ato na sabtan, ato na kuha ko ng pagngalan ko ako. Para ko na ko, ang ayun yung mag-imutag sa ka-desisyon, pero dapat masabtan sa tanan. Masabtan sa tanan ang atong mauna-una ng ano, sinuna. Dato sa para ko na ko, kung ipabarugay ang lumadong katunan, ang pagtratar ka nato pareho ani pareho ra man ni lumad nga pulong sa hituan sa uban nga ang Dios sa tribo ang taga bato ang taga tubig ang taga yuta pareho ra man siya nga kalugan na taga ang taga pulong man na lugi ay mad pa ubus pa buang pa Dios pareho na ang kalugan ngayon bisang atong pagtahot sa mga ekipto sa yuta tungkol kay sila linalang o kita linalang o gitahog ta ang nagbuhat sa atong tanan. Hinungdan nga respetuhan ta ang kauban nato linalang. Pero wala magpasabot sa Diyos nato sila. Pero ang naingon nga Diyos nato ang maliwata, mao ang mga nagyaw. Kaya na siya nga si Dima nga, itatakan na ta. Hindi nga tamayong natatakan ta. Gawas nga puso taon ta, pasunod ta. Kaya ano naman tayo kawari mong kaalam na naibaluan din ka sa nabili sa doon sa kaalam. Kaalam nga pareho sa kaalam sa langgam na magkasinap tanay sila sa ilang sinutihan. Kabalo sila o saon na mabuhit sila. Kabalo sila o saon sa ilang kanon. O sa mga isda, sa mga wala mo pareho nga naay ko nabili sa kalimutan. Nainain o kitsura, nainain o panturo. Nainay lang kaalam, apan tanandikan sa napumaglahon. So yung ano, ta. Kaya kini atong teritoryo, atong sinabuhi ang hindi ko nang ato ang katungod pagsisunan.
Maraming salamat. Bali na ito, batasan ang maong sinutanan. Ang batasan, mo kinang itawag na natural nature sa English. Kinaiyas mo siya. Ang batasan, doon ay mga butang na dito gi pattern, dito ang himong murder. Example, batasan sa yuta. Ang batasan sa yuta, may patubog maayong may patubog dautan. Mo hinundan nga, na ay tama, na ay mali. Aduin maayon na ay dautan, pero tanang gibuy sa yuta. Pariyo ni ani ang tubig, pariyo ni ani ang hangin, adlaw. Pero maukin ang problema. Paralitan humay ang atong isutan. Walay tao nga nagbunyag sa tanong humay nga iyay patubo katig yung bukas. Ang ipatubo niya katong dagami o kanang uhod na dito mo'y naghatag o bugas kumay. Mo'y nunday niya ang mga ngayap o mag-uuma na ningkamot po kaman ang bilit tungod sa dahok. Bilit tungod sa dahok. Bilit tungod sa bugas. Sama't mga ngayap bilit tungod sa bukog. Kaya lang ng nanat kundili tungod sa unod sa bawo. Pariyo ni ani ang kwan. Karon, ang maong pulong, ang pulong na naay maayo na ay dautan. Naay tao nga epektado sa kadautan sa usa kadautan na pulong. Apan doon ay tao nga nakahayahay kaniya ang maong pulong na dautan. So yung ana ang kakitabo. Pero bueno, ato manis yang naaman to sa balaod kiniyahan. Ang pagkabahin sa oras na makita sa oras sa gabi sa adlaw na tagdo si oras lang sila magpabilis kaya lagi kinaiyaman at ang maong kinaiya tinukod bili man tawag ng tukod ang magbubuhat man na maupagi magbubuot kung maurag yung maghukom na maurag amahanan maurag silundan ang katapusan ng amahanan sa tanan kanang pulong lumad. Para sa ako, dili na maabulis ang pulong na sayop. Magpabilingin siya. Kaya ang taong sayop, binuhi man sayota. Ang matarong labaw na binuhi sayota. Binuhi sa hangin, binuhi sa tubig, nakakita sa kahit ang lauta, nakakita sa kahit ang maayo. Pareho sila, balance, dinis kalibutan. Pinasubay sa kitawag na law of nature. May nundan niya ang mga maayo, bawal pamatyon ang mga dautan. Kaya ang masalaan mo, ang nagmugna ana. May nundan makabunok ka sa taong dautan ka na nasuka, mga ikapasalo sa nagbuhi ana. Espiritu sa yuta, espiritu sa tubig, tanan espiritu sa elemento, o labi na yun ang iyang amahan, o iyang inahan, o ang iyang kaliwatan. O labal ka rin walay sinudan o ikatapusan ng gamanan na magbubuhat, mabuot o mabuhat ka lang. Mamunay akong ikasod kayo may tungkol anak. Hindi ko makingon na tama nga mo wala kay wala may katungkol ang tao na mag-abulis sa daltan yung kalibutan. Ginoon, dawaton, malay kita bangay o kita bangay anak ko kaun ayaw ka na, ayaw din ma kaya wak makabangay, pero ang nangay anak sige, ipakauna na sila kaya nagustuhan mo na nila mora na ako katulit. Okay. Ang mga ulahing linalang, ulahing himugso, may mugso sila na ang maong pulong migamot na. Unya, kung atong ilisalaw, siyempre, maghatag ka o silot sa taong magamit ani. Na kung may tapo nga doon ay makagamit kay mo iyang namatan, bisan pa kung matarong siya, wala siya sila kay dili man siya mo ay nagbuhat ng daugan.
apan udalan sa na kalsada na yun lang kalsada kumpir siya ng sabay sa kalsada alang lugar siya o maghino sa laing dalan kunanay kalsada ang tao ng mulakaw magkubay yun siya kalsada siyempre kung kalsada pa ang namugna ang pulong lumang makasubay ang ulahing linalang sa kalsada na kung nakasubay siya, makasala siya, dili sa maayo. Mugawas nga ang nagsilot, maoy nagsala. Sa gitawag, minantay batasan. So, para kanako, ang maayo ang dautang, tanan ni askalagutan. Para kanako, kung subayon ang timbangan, sukul ang kantangan, timbang man ang sayap sa tama. So, para kanako, dili na tingali ang ngayon-ngayon noong nga problema. Kay, naa may harmony sa kangitit o sa kahayag, sama sa pagkabahin sa oras, sa gabi, pagkabahin sa oras, sa adlaw. Ang positive o ang negative nga mo inihatag kahayag sa sugang dagitab, naa man sila harmony kay kung wala pa, na nasunog kung tayo sila doa. O inundan nga naay kahayag to, kaya doon ay positive, kamsang butay pareho tupong sa natupong ang gahom sa negatibo sa positive. Mo inundan nga para kanako ang maong pulong ang yan siya nga makonsiderar kung gamitin ang tinahuray. Ang sayop dawaton sa tama. Ang tama dawaton sa sayop. Kaya kung ibasin sa katigulangan nga sugilanon, kung ikaw masalaan sa imong isigataw, mag-ihaw kag manok, magpasalamat ka. Tungod kay aduna may sala, apan dili ikaw maoy makasala. Hinoon, kay ikaw may nasalaan, dawat to nimo. Kaya kung masuko ka, nabasin mo yung undayan ang nantibarasan na nasuko ka, kay dili ikaw may nagbuhat sala. So, maukan na yung mga pagtulunan nga pariwaning naglimus o nagpakilimus. Kung nunay mapakilimos, di ka masuko, makasalamat ka nga, dili ikaw mo ay nagpakilimos. So, pari yun ang aning sistema, okay ra. Para sa ako, sila may naghimog lumad na pulog, sila may tagayang okay. Pulog. Okay. Daghang salamat na, kang dato makapipaw sa iyang dipaambit. Ang Department of Education magsugod. Atong tawagon karon si Ma'am Esther Canoy aron sa paghatag og kamubo nga synthesis o pagpasabot ni adtong dugang pagpasabot ni adtong dipaambit ni dato. Hello, pasensya, adunay daghang technical difficulties karong panahuna. Alang sa kaisayuran sa tanan, kung napansin ninyo ang akong ginabasa na mga pangalan sa leader gikan sa IP community ganina, panay lalaki, puro lalaki. Sa pagsugod ni ining paghisgot para sa roundtable discussion alang sa atong mga kahigalaan o kaubanan nga LUMAD or IP communities, nag-imbita kami og mga babaeng IP leaders. May tulo ka giimbitahan apan tungod kay mubo pod ang higayon sa pagpahibalo kanila pag-organisa ni ining atong roundtable discussion.
ang tulo ka babae na IP leaders dili pwede karong panahon na mao nga puro lalaki. Puro lalaki ang naa karon dinhi sa ato ang round table. Apan unya tagaan nato og higayon kung adunay mga kababaihan nga IP leaders, tagaan nato sila og higayon na makasulti. Mao nga gitawag nato unta si Ma'am Esther kung naa ba siya. Sa pagkakaroon tungod sa technical difficulties dito sa area kung asa si Timu ay si Timu ay Santos, atong basahon ang anaa sa chat box. Okay, sa dili pa Ma'am Esther, atong paminawon si Ma'am Esther aron sa iyang pahayag. Ma'am Esther. Okay, wala paghihapon si Ma'am Esther. Atong basahon na lang. We will now read the statement of Timuay Santing from the South OP Cotabato. Can somebody from the technical group can read the message of Timuay? Sige, Tet, ako na lang. Sir Jess, opo. Okay. So on sa chat box po nandoon yung statement ni Timuay Santing. We're trying very much na ma-connect siya sa atin pero apparently may mga difficulties sa ano niya. So sabi po ni Timuay Santing, Santos Unsad sa chat, maayong buntag, sorry. Hindi siya makapasok. I-chat na lang daw niya ang gusto niyang sabihin. Ang lumad na term, tina-translate ko na po, Bisaya ito. Ang mga katutubong Tiduray, Lambiangan, at bahagi ng Dulangan Manobo ay hindi Cebuano speakers. Tagalog Cebuano ang aming sinasalita upang magkaintindihan kami sa mga Magindanaon. Dahil dito, ang terminong lumad ay hindi popular sa amin. Maliban dito, sa konteksto ng BARM, ang aming identity ay non-Moro IPs ayon sa BOL. Ang lumad ay hindi namin ascription. Bagamat iilan ang marunong magsalita ng Cebuano, sa amin, ngunit hindi popular ang salitang lumad sa buong community ng Teduray sa Maguindanao. And I think meron pa siyang isang message sa baba. Ito yung continuation ng message ni Timuay Santing. Sabi niya, ang NCIP resolution sa tingin namin ay walang due process. May injustices sa mga nag-ascribe ng term na lumad bilang identity. We sympathize with the Cebuano speaking IPs na natamaan at nasaktan ng resolution. As far as I'm concerned, ito yung mga statement ni Timuay Santing po. And that I think si Timuay Adami nandiyan na rin, so baka pwede mong tawagin. Timuay Adami, nandito po ba kayo? Can you hear us? I have already asked you, Sir Adami, to unmute. Hello. Ayan po, sige po. Hello. Hi, sir.
Hello, madunggan ako ninyo? Oh, madunggan ka na mo, sir. Okay, okay. Please go ahead, sir, with your views, statements, sentiments, and saying gusto i-share sa ato ang round table. Yeah, unang-una, magpasalamat ko sa ugat, no? Para sa pagpahigayo nining roundtable discussion, no? Kayo san isa pinakamain danon ng iskutanan, no? Kining term nga lumad kung una-una, dili naman kayo ni kinanglan ipasabot kay klaro man yun niya binisaya nga term. Sa text niya, klaro na kayo, bisag asa ka ato, masabtan man yun eh, basta Mindanao, no? Pero ang gusto na ko emphasize din ni ang context sa mga term para sa tribo, no? Sa akong nakitaan, no, usa ni sa ka makagool bang gihimo po sa NCIP, no? Dili ta ka mao unsaon ni siya pag-address nga unta maka pagpadulong dadto sa maayong pagsinabtanay. Ang context sa lumad ako minumduman, diri nagkasinabot ang mga nagkalain-lain nga katawhan sa Mindanao, katong wala magpailang sakop sa Muslim, wala ma-Islamize, o lahi pod sa mga dagsa, no? So katong taga-diri yun, mauto ang lumad, no? Kung tanaw na ito ni sa global context, kini ang kahiusan nga aspiration sa katawang lumad nga mo survive, no? Kaya ang problema sa katawang lumad sa tibuok kalibutan, katubang tawag na to propensity kanang paghunahuna nga superior kanun ang sistema, no? Kanunay nga nagaimposar sa mga identity. Murag nindot ta hinumduman nga pagsugod yun mismo sa edukasyon nga gitudlo din ni sumala sa sugilanon sa mga tigulangan. Gipugos gud sila og sulti og in English, no? Buat og eskwelahan, no? Mang-eskwela sila, kinahanglan mag-in English, na di na kung makasulti ka, magkalito ka sa imong kaugalingong pinulungan, na'y pinalidad, no? Murag dakong sala kung mag-istorya ka sa imong pinulungan. So ang nahimo nga mga naedukar sa una, murag dako kayo pinanawan, labi na ang musulti sa mga pinulungan nga English nga di na masabtan. Murag sukway na inoon sa tumong sa komunikasyon na maugani mo sulti ka kay para masabtan, magkasinabtanay. Kini ang tendency sa mga panghuna-huna na gi-address, no? Sa kahimtang sa katawang lumad sa tibuok kalibutan, no? Gani specifically gitan-aw ni sa United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, particularly sa fourth paragraph sa iyang preamble, nagaingon nga affirming further that all doctrines, policies, and practices based on or advocating superiority of peoples or individuals on the basis of national origin or racial, religious, ethnic or cultural differences are racist, scientifically false, legally invalid, morally condemnable, and socially unjust. Kini ang, kung tanaw na to, ang struggle sa tibuok katawhan, no? Apil ng katawang lumad sa Mindanao, sa tibuok kalibutan, is to restore their collective dignity and identity. Batok aming colonial nga tendency na kanunay mo imposar kung unsay murabang kanunay na sipyat dili maayo kung iskutanan sa tribo, no? Gani
kining kining paningkamot sa Lumad Mindanao People's Federation, diri lang nakitaan sa bisag sa nagkalain-lain nga tribo sa Mindanao katong kahiyosan sa pangandoy nga makasurvive as people, no? Pinagi sa isyu, pinagi sa aspirations. So diri nagkayo sa Lumad, no, sa Mindanao. And in fact, dako kining advocacy sa rights sa tribo, sa mga punto nga mo address sa ilang concerns, diri nagkayo sa o diri na mugna ang Lumad Mindanao, no? Gani nakatabang ni sa passage sa indigenous peoples themselves. Actually, gitan-aw na kung maayo kining inbang resolution, murag hiusaman ta ng punto nga tukuron yun, ibalik yun katong traditional identity, no, sa matag tribo, katong collective identity sa matag katawhan, Lumad, no? Tan-aw na ko, bao man ay tumong sa matag tribo. Kaya ang kinaiya sa tribo, sa tibuok Mindanao, kaning kinibitang dili hiusa, no, wala yung central structure, dili ni kingdom, no? Dili muraga kung ikaw kung makasulti ko sa amuang tribo, no, as timo ay dili, ang imong function is primarily not as a king, no, unya ang imong mga sakop, imong mga subjects, no. Ang timo ay mo imo serbisyo sa katawhan, mo may konsepto sa liderato. Ang lain tri, ang lain-lain nga tribo po, nagatahod ko, magkahunawa na nga na po ikaw galingon nga sistema sa ilang indigenous political structure, sa ilang leadership system. And before the imposition of centralized government ning Pilipinas ni, we are different. But we are tungod sa tinanawan nga lahi-lahi kanang diverse nga katawhan, dili kayo tataw katong naay superior and inferior kay namang kay kaugalingong teritoryo. Pero pag-abot sa gisakop ng mga kayutaan, gi ang kalasangan wala na. Daghang pang hulga, wala pa'y klaro nga social services. Ang nasa bukid, klaro ang gubat diha sa gobyerno batok sa mga rebilde. Grabing apektado ang Lumad. So, murag kini, but, actually, the struggles of indigenous peoples, ang katawang Lumad, is for survival pa, no? Na-deprive sila sa kuan, na-deprive sila sa kahigayunan, no? To dili na sama sa pagkinabuhi sa katigulangan nga tungod sa buhong nga kinaiyahan, tungod sa labi na Gris Mindanao, maayo kayo ang environment. So ang timailan niya na maayo po niya mo mayo kayo ang kinaiya sa katawhan. Dili dalo ang katawang Lumad. Kung naibisita, ultimo nga naglumlum nga mga yahon doon, kahit pasudan, no? Ing anak ka mayo ang katawang Lumad. But the system, no? Kining kanunay nagunahuna nga mas hawod, mas maayo, mag-prescribe o mauni inyong alat. Dapat dili na mo tawag ining Lumad. Dili na mo kay dili na maayo tungod kay yana sa rebuilding. Dili sa akong tanaw, dili ni mga katarunganon. O dili po na tinuod, no? Di na tinuod ngayon sa tribo. Ako, dako akong pagrespeto, pagtahod labi na sa memory sa mga kaning leader sa Lumad Mindanao na nagtuo nga tininuod po ni. Tininuod ni pangkamot sa Lumad Mindanao. Kaya dili nagkasinabtan na pagsumpay atong mga pangandoy to survive as distinct people. And that will remain, no? As is. No? Ako, isip kaning commissioner sa HIP, gauna-una kong
taas-taas naman ang panahon aning murag ang tribo mismo bangi sa NCIP, ang NCIP dili relevant. So gauna-una noon ta ko nga tabangan ang NCIP nga mamahimong relevant, no? So ang constant engagement, ang empowerment sa NCIP, wag kahulugan unta og mas maayo nga serbisyo ngadto sa katawhan. Gani ang initiative nga kung himo, actually ang present na komisyon, ang chairman mismo ang kung ipangutanan, ana ba kay guideline? Ana ba kay guideline sa tribal barangay? Siya wala pa, pero kinahanglan niya among gina paningkamutan, no? Open sila sa discussion sa creation sa tribal barangay. So ang gani ang ining commissioner mismo sa Central Mindanao, akong gihangyo nga katong na approve na nga kadpi, ihatag na, i-release na. Pero kining commission ang butong nga, no, nga hangtod karon nga paugat paghihapon na lang paabot og itawang lang CNO, Certificate of Non-Overlap, nga gikan sa DNR, gikan sa DAR, no? O tataw kayo diri sa ground, ka-dialog ko ang taga-DAR, nga gamay mangani og respeto sa NCIP. Kung dili ni mo i-insist, dili po na murag dili kayo sila mutahod. Wala pag-respeto ba? So kining maong in-bank resolution, sa akong tanaw, mahimo ning kabayan sa kasaysayan o hinaot pa nga makadugang ni respeto sa NCIP, no? Pero dili nila mabago ang kasaysayan, no? Pasangdan lang katawan, kay kung subayon nato ang IPRA, ang rule sa gobyerno sa context sa recognition sa right to self-determination is only to recognize, respect, and promote. Unya, in terms of identity sa katawhan, nagabase na sa self-ascription and ascription by others, not prescription. Kaya dili naman haom ang kanang karaan nga kinaiyang usay nga resulta o derogatory kanang pag DIBI na kayo nga unsay isulti sa kuan gani actual kung tanawon po nato ang collective identity depende man sa paningkamot, depende sa konteksto, no? Gani ang tanawon nato ang Moro, ang bangsa Moro, pag BIBI mo lang sa una, no? Pero gibarugan nila nga murag diri na to ipabarog nga mubarog taas katawhan nga pareha sa to. So karon nanay garbo ang iskutan ng bangsa Moro. Gani kining atong collective identity nga Pilipinas, kung sutao na to ning balik, gikan man is pagkaulipon nato sa hari sa Espanya nga si o karon maon lang mag lupang hinirang dia di kakatikang sa una kay numdum ko kay respeto ta ni nga collective identity kay diri na nato gipabarog tong national identity. But beyond that, na ilain-lain nga tribo nga sa pagkakaroon, kinahanglan pa nga ukayon og balik, patindugon og balik, i-revitalize kay gitabunan na ni sa kasaysayan. Karon nagsugod ng matag tribo o in English pagani ni kaning indigenous political structure. Pero karon kining istruktura ha, kinilang mga timuay sa amo, mga leader sa tribo ang gapunction nga wala gyud pundo, wala ko ano, voluntary. So sa pagkaron gani, wala pa ihap, wala pa klaro nga sensus. Kini untang usa sa minungdanon nga pupusan pud sa kwan, pila ba gyud ang tribo sa Pilipinas? Wala pa may ihap, wala pa klaro nga recognition kung pila ang katawhan nga tribo. So daghang pag mga butang kinahanglan na
i-address i kuanon sa NCIP, no? Pero ako nagtuo ko nga pagkahuman sa termino niya ni mga commissioners karon, mga tribo, mobalik na sila report o kinahanglan kuan ang ilang pagka-tribo dito sa ilang tribo kay mao na pinakalabaw nga istruktura sa tribo, no? Dili ning mga collaboration sama sa Lumad Mindanao. Ang Lumad Mindanao actually isagiana lang aron magkasumpay ang lain dan nga tribo, pero ang pinakalabaw ato matag tribo, no? Ang pagbabarog sa ilang communities. So kanang akong tinanawan, naguol ko ani unya ambot og unsaon ni siya pag kuan, no? Pag address kay labi na nga ang implication ani kining karon nga panahon, red tagging naman, no? Nabantayan ako nga nay siyam ka Bukidnon tribes diha sa Visayas nga gi pangihaw na, gipangpatay, then napoy duha ka dumagat diha sa Luzon, patay gihapon. Ani-aning mga leader, ilang ipasibaw tong ilang legitimate po nga concern nga dili unta sila malunupan sa mga dams. Kung akong tanaw within CIP o sa IPRA, kung na-dialog ranig maayo, kung nahimo ranig kuan, napahigayong lang ta, na-carry out lang ang function sa NCIP, wala unta ni makalas nga kinabuhi. Na untay klaro nga tawag na mo na kay na naman matag tribo manggod na ukit batad batasan. Mo ni kalahian na to sa mananap. Kaya ang mananap, mugamit yun o puwersa, mugamit o kadakuon, o gahom, o niya katong mga pubri, daog-daogon, itong mga gagmay. Pero kita mga tao, natay kaalam. So reason, logic ang atong ikuan, no? Mao man gani sa traditional nga structure sa kasagaran sa tribo. Ang magdumala sa katilingban mga dato, ang mga bagani na ana sa tawag na mo ana, na sa daplin, mao nay pahalad. Lisod man ang katilingban nga magdumala mga warrior. Okay. Wala na reason tayo diha ang basihanan sa kadaugan ana ipilang na patay, no? Adili mo po ta gusto ngayon na tanan, no? So kana lang, I hope nga ang ugat makapadayon ani nga dialogue mas may magkaatubang ning komisyon, no? Labi na sa among organisasyon Lumad Mindanao People's Federation. Gidaot yun og maayo, natingala ko ani kay sa pagsuroy sa chairman gani kita nagtagbo ko sa iya panahon nga ni diri sa among iriyang schedule, nadunggan man jud niya ang mulo gani nagatag pag og advice kung unsa ang pag-handle ang pag-engage ang international issues sa indigenous peoples, no, sa tibuok kalibutan. Ang so balikon ko, ang pinaka problema sa tribo ang imposition sa colonial mentality. So ang process sa pagpabarog sa tribo is katong decolonization, no? Kinsa ba tong mga gumunhap na nisulod na dahil sa utok sa tribo na ang kayuhan sa makaayo sa ilaha, no? So siguro makatabang ni sa tribo, no? Ayo kung sabat-sabat dia kay. So kana ra siguro for the meantime. Hello. Sir Ed Tabi. Yep. Mayong buntag. Bago po natin i-expound yung mga sinabi niyo, gusto ko lang din po sanang sabihin sa roundtable na ito na hindi po ako dapat yung moderator. Si
Matet Gonzalo, pero nasa nasa bundok ng Malita at na nahirapan silang mag-connect ng ano signal. Ang gusto rin po sana kasi natin na yung design ng RTD natin ay mga lumad ang mapaano ba mapatigbabaw ang tingog sila ang maka ano. But unfortunately our technologies do not permit us to do so. So with your permission, let me take over on behalf of UGAT. Marami po kayong nabanggit na interesting points, Sir Ed Tami. Gusto kong balikan yung nasabi niyo na yung statement ng NCIP ay basically unjust and untrue, no? Hindi makatarungan at hindi makatotohanan. Lalo na't yung biniin sa resolution ay yung organisasyon niyo po, yung LMPF. Para po sa paglilinaw, no? To set the record straight, paano po ba nagsimula yung grupo ninyo na LMPF at palagay ninyo bakit po kayo ang nabanggit or let's call it spade na red tag ng NCIP? Actually, ang Lumad Mindanao People's Federation, murag kung tanaw na to ang pangbutang ng People's Federation, realization na ni nga, murag panikamot na mo, ka earlier to that, na may Lumad Mindanao na lumad nung alyansa alang sa demokrasya, which is a advocacy group, no? Diha ang simbahan, diha ang lain-lain Protestant o Catholic program, mga NGO na nagsuporta sa tribo. So, kay gayuna naman ni para sa tribo, kay lain nag-facilitate nga magkita-kita ang lain-lain nga leader sa tribu nga concern sa mga issue. Pero beyond that, takita na mo ang kahimahinong danon yun. Along the line po dani siguro, sa una-una sa NCIP nga mapabarog yun ang mata ng tribu. So gitanaw na mo nga dili man ni organization yung tribu, kay basically ang tribu organized na sila istruktura, i-recognize lang nimo. So, ang pinakahaong estruktura, katong pagsinabtanay sa lain-lain nga tribo, no? So, gisugda na mo ang laraw, no? Mung i-express ang mong gusto na kung musuporta ang dili lumad, ahimo sila ilang kaugalingon na organisasyon, no? Para klaro ang kung like, pag tinabangay, i-define ang role ba? Kaya huwag isa ra, lisod na kayo, no? Kasagaran na mga pro-IP, mga kuan, pero kung tanaw ni mo ang time na hatag sa discussion, dili man kayo katingog ang lumad. Di man kayo kulang ang panahon ba to deliver it, no? So ang Lumad Mindanao People's Federation, mauna ning pag-evolve, o gideclare yun na mga kani manggong away sa tagapikas o ang gobyerno among tanaw murag dugay man gyud eh, kay puro man na hinagiban, no? Kailangan gamito ni mo paghagbas ng M16 kinahanglan ipinusilay yon, no? So unya lisod po ni Husayon sa tribo akong tanaw, no? So nag-propose mi nga, okay, pwede mo magpadayon og kwanya samtang namoy kabuga, no? Pero kami may pinakaapektado kay tinanaw sa Lumad Mindanao sa matagubat sa NPA o Kapgo kasagaran. Buihap ang NPA pila na matay nga Kapgo, pila buihap po ang military pila na matay nga NPA. Progso tao nimo, pikas og pikas nangamatay ani tribo. Na murag sakit kayo, no? Kay sa tinuod lang matag tribo aning kuan lagi po na mas kalihukan sentimento, no? Matag tribo na po na death penalty. Actually kabahan sila ang tradisyon ang death penalty. Pero ang pagpahamtang sa death penalty dili kada adlaw. Na ihaon dia. Tungod kay demonyo, dili. Masusi ang proseso niya. O kasagaran, historical lang ang
kanang pagpahamtang o capital punishment, no? Dili ni kasagaran na nagakaitabo. Pero halimbawa, kung musulod lagi ang kuha, akong tanaw, naibangga sa mga balaod niya. Balaod sa gobyerno, balaod sa taga-bukid, na balaod po sa tribo. Nagtanaw niya ni halimbawa, kining tribo niya, bisag asagikaw niya, tribo ragyapong patyo nila, tinanglan niyo sayon sa tribo. Gani na paningkamot ang Lumad Mindanao to reach out lagi ani karon nga gobyerno nga unta mo tukod og pisang pare. Nga sing unta respetuhan sa pikas ug pikas nga nay kapaulayan anto labi na katong gikapoy nagbakwit. Gusto na mo nga napumi kapuyan nga part dia sa mo ancestral domain nga respetuhon sa pikas ug pikas nga di alay exercise tong pagdumala sa tribo, no? Dili pod ingon nga gamit-gamiton lang, no? So kini ang realidad, no? Nagkaguliang na nga kanunay man eh tungod lagi sa realidad niya ang tribo walay centralized structure. Ang epitome, ang dagway sa pangandoy nga kining giingon-ingon nga federalism, dugay na nang nag-exercise sa among tribo. Pasabot, ang tanan nga gikinahanglan namo nga pamalaod para mapabilin nga malinawon among katilingban, naa na sa kamot sa leader dia sa katilingban. Dili na sama karon nga og natay problema. Ubog at bugat, yato pa nato sa Manila, yato pa nato sa presidente, yato pa nato sa kinsang makagagahom diya, na wala manggani ng kaila sa ato. Ngunay downside sa centralized kayong structure, no? Dako kayong pundo. Excuse me. Halimbawa, yung CIP, kung subayo ni mo, yung CIP more or less, nanay 1 billion na budget. Yung kanang budget sa gobyerno, kung ano man na, isa ka tuig ragyo na. No? So, i-divide mo lang 1 billion sa isa ka tuig, 365 days. More or less, nanay 3 million nga gigahin sa Pilipinas, sa katawang Pilipino, para sa NCIP nga unta panalipdan ang kahit na sa tribo. No? 3 million. 3 million kada adlaw, mao na ilang budget, no? O siguro kung kwintahon po nato ning budget sa presidente, ah, labaw na binilyon siguro ang adlaw ana para matubag ang panginahanglan sa tribo. So kana tanaw nato na, no? Asa man ilagi kuha ng ilang resources, no? Asa man padulong? Dili magani ka isyu og kadti. Panahon na mo sa first and second commission, sabi na si Kan Commission, pag naog sa presidente sa iyang mga pag-atos probinsya, isa sa activity ang pag-award sa kadte. Ihatag na ang kadte nga na proseso. Karon, wa na gidungog. Mura bag paminaw lang ko, gihilad-hilad ra. No? Kaya dito sa mga kaugalingon ng ancestral domain, bisag na na'y kadte. Birahon pa yun sa dar kailang i-distribute as kloa. Nya, tawag ka mismo na ako among commissioner na palihaw i-kwantong among katiin. Approve naman yung kati, ihatag na. Dagag-alibay, hangtod ka ron, wapa mo, wapa gahapon, makagawas. No? Ambot o pila ang ilang i-issue, umrag, sukag, kinsak, dugay naman kayo ng commission. Wala namang hatag kay maghulat na sa DAR, DNR, murag i-abdicate na nila ilang primary function to protect the rights of the indigenous people to ancestral domain. Murag hulat na lang dito. Imbis nga sila maningkamot, murag hulat na lang sa lain nga gabit agency. Unya karon mao pa ni ilang looy ba? Actually, naguol ko, nahinugon ko sa integridad sa komisyon. Na
wala kayo ayuhan niyo pagawas niyo resolution amot unsay makamot nila ni mayo magmutuon ng lain-lain nga government agencies sa tinuod lang dili kayo taas ang credibility sa NCIP even anamong with government agency ako isip pa tribo naguol ko niya na no kaya ang down ang pagka daot sa credibility sa NCIP meaning minus na po ng serbisyo sa tribo no gani ga encourage ko sa continuous engagement with NCIP gusto na ko nga kada tribo insist yun kay ako mangong analysis kasi natean sa commission kanang commissioner ka gikan ka sa gawas sulod ka sa bureaucracy labi na og gikan ka sa NGO sulod ka dito di man ka kaning ang imong gusto mahitabo mahigtan ka sa bureaucracy ba so mahuman na lang imong term wala di ka ka-deliver kay magapos ka sa mga sistema nga dili mao. So pagkahuman sa imong term o sa pagkakabantay no ang naakaroon sa NCIP o NCIP kanamang ONCC o OECC sa una kato mga aktibo nga naningkamot sa nagkalain-lain nga isyu kana man ang mga tawhan ng ilang katugbang. Actually, ang naglingkod sa NCIP, huwag na yung problema kayo, bili sila ka-deliver, kay masunduhan man sila sa gobyerno. Wala sila ay abisan talo-talo na ng mga leader, mga isyo, mga kuhan. Bili na kayo siguro concern sa ilaha. Nagkaroon, akong tanaw, bili nila mapugna. Kini kay ang paghangyo o manggupon nila, dinounce nila, sungala na sa ilang tinanawan ang term nga lumad o nihangyoon ang lain-lain nga agency. Depende nila sa lain-lain nga agency kung mutuo sa ilang hangyo. No? Ay, kinahanglan unta ni isgutan o mayo kay luoy ako ah. Kung dili manggun ni modulot gold nga kuan nga resolution, ang madaot lagi ako ng komisyon. Murag dili mo ni kinangla, murag dili ang ngayon ikapanghambog ni nga kuwan. Although na ay mga leader sa tribo, kay murag na nga dili kayo ganahan ang mga term nga lumad. Di, respeto nga na to na. No? Ni akong tanaw, tungod lagi sa kinaiya nga dili centralize ang structure sa tribo, dali ra kayo sabong sa bungon. Murag dali ra kayo buhingon nga dili man na mao ang recognize nga leader. Dili man na mao siya ako man, no? So murabag na intramurals kung kinsay recognize o dili recognize. Pero kung tanaw jud nimo, how can you represent a disorganized people, no? Dili mata centralized nga structure. So, matag leader ang ato agi di kuan, di recognize na to. Mayo man og dili ang mabuhat sa leader na, no? At least matag tribo di ta magunay purunta sa atong kaugalingon nga tribo, no? Kay mas successful na hinoon ang polarization kanang sabong-sabong paunay-unay yon. Murag mauna man ang nahitabo, sukat pa sa una. Epektibo kayo, mauna ang nawad ang tag-teritoryo. Nagkumba itong katilingban, ay kini mga politika, mga program sa gobyerno, uban pa, o sa mag-uagi, ana nga, kuhan, kanang divide and rule. Murag, the classic divide and rule. Hangtod karon divide and rule, epektibo paghihapon. Murag, usay sa mga discussions na nabantayan naman ang unta ng divide and rule. Pero ang mga leader, mukuan rin gihapon mo, mas isog pa sa dili, lumad nga mo, saway sa iyang igsuon. No? Kung sa may unity na ito, mapabot niya na. No? So, dapat na abot. O kung sa unin, nagkaguliyang na ni, no?
napay rigtaging, napay kini nga mga pronouncement nga murag kung tanaw nimo ang IPRA dili consistent, no? Klaro nga provision sa IPRA when it comes to people's organization, dili man ni mao, no? Dili ni mao ang dapat ang mahimo lang yun kung tanaw nimo sa title sa IPRA, recognize, respect and promote. Kanak man. Gani ang ancestral domain is not a grant from the state. Kaya recognition ni. Eh. And when it comes to identity, dili na sila mag-classify. Ang indigenous people nga dapat mag-elaborate niya na sa ilang identity, no? Ug ang panginahanglan po nga girecognize po sila sa ila, particularly sa ilang silingan nga tribo. So nindot unta ni og malingkuran yun ni sa mga leader na ma-discuss og maayo kanang no holds bar ba kanang way sagol kadlok, no? Labi na kay kining red tagging, labi na kay nanay gipamatay ang uban managana nag istorya ni na basig ako na isunod aning iritag, no? Ako na isunod aning pasangin lang niya ang ani kauban sa MPA. Then dili nila lim nga kaintang, no? Pero dili nimo lautay, dili nimo angtod. Ang kamaturan Japon sa akong tanaw magpatigbabaw, and as lumad Mindanao, we continue to speak up, no? Para sa dili man ni para sa ato ang present generation, para sa survival sa future generation, atong responsibility sa intergenerational. So it's a challenge sa matag tribo. Yan akong tanaw, ang mindset manggod nga nakuha nako sa United Nations, dili insakto tong criticism lang. Ang pinaka-importante nga out of this situation, magka-come up yun o insakto nga haom nga recommendation. Akong tanaw sa ang tribo, ang recognition sa tribo, ang tibo, ang kalain-lain nga tribo, ang diverse nga tribo sa Mindanao o sa tibo Pilipinas lang, maka-contribute lang sa mainstream governance if they are appropriately recognized, no? Meaning, enhance ang capacity sa ilang governance institutions, no? Na iklarong tanga demographic data, pila sila, unsay panginahanglan, las panginabuhian, o kana dapat ang tubagon sa gobyerno, no? Kayang NCIP dapat mo tulay po siya nga ito sa lain-lain nga government agency. Dili ni murag turfing, mga ngana nga usay sa ground, mag-away na ang kwan. Ang mga empleyado sa DAR o empleyado sa NCIP. No? Ang DAR, mangilog na o ancestral domain para distribute niya, kay kinahanglan niya o accomplishment. So, kini, murag ka na siguro kasi madugangan niyo, maayo ka ikaw na kuan, no? Ikaw na isa na facilitate kay wala na kita na ko to gani ato igsuon nga lumad na, sir, na disconnect siya, sir. Sir Tommy, ang dami niyo na po na banggit na mga punto at mahirap pong balikan lahat, pero sa interest po ng mga nakikinig sa atin na hindi marunong mag-Bisaya, meron kayong mahalagang punto doon na sinabi na nung ginawa ng NCIP itong resolution is essentially parang hindi ito nararapat kasi hindi naman dapat piniprescribe yung paggamit ng pangalan kundi pag-ascribe. Tama po ba yung pick up ko sa sinabi niyo? At tapos po may sinabi rin po si isang discussant sana natin, pero hinay po diyang signal si Timoy Santing. Nagbanggit siya kanina na bagamat sa grupo nila sa mga tiduray ay hindi nila ginagamit ang lumad, Pero nakikisimpatya daw sila sa mga nasaktan ng mga ibang grupo na gumagamit ng termino lumad bilang self-ascribed identity nila.
At meron din pong dagdag na mensahe si Timoy Santing na chinat ni Judy Pasimio. Sabi niya dito, sa context ng mga IP sa BARM, hindi ang resolution ng NCIP denouncing the term Lumad ang makakaresolba ng problema namin sa BARM. Ang kailangan namin ang pag-assert ng NCIP sa mga rights namin sa Intergovernmental Relations Body na kinikilala ang mga batas. At nabagin niyo rin ito kanina, Sir Tammy, di ba, na hindi naman problema yung lumad na term, kundi yung basic mandato ng NCIP na magbigay ng kadti, na sa panahon ninyo bilang commissioner, nasabi niyo na marami kayong nai-release, pero sa ngayon, nakausap niyo ang present chair daw, sabi niyo po, mukhang may delay, may mga CNOs ba yun, Certificate of Non-Overlap. Isa rin po sa nabanggit niyo, medyo maingay na po sa chat, Sir Tammy, at hindi ko masundan, pero managbanggit din po kayo na wala pang census sa mga katutubo sa buong bansa. Maaari ko po bang tawagin si Ms. Mix Padilla para ma-connect lang natin? Hindi ko na kasi masundan yung chat eh. Sige. Kilala niyo si Mix, Sir, malamang. Oo, si Mix Padilla. Oh. Opo. Ms. Mix, gusto niyo bang i-bring up yung mga punto na baka makapag-react si Sir Tan? Opo, maganda umaga po sa lahat. Ang punto doon kasi sinusugan ko nga yung sinabi ni Timoy at Tami na wala pa talagang accurate total count ng mga katutubo dito sa Pilipinas. At pero noong 2010 nga ay nagkaroon ng effort, a very sincere effort naman, no, I have to say, with the then National Statistics Office at saka ng NCIP para magkaroon nga ng ethnicity variable. Pero naging problematic na ito at nagresulta sa isang count na hindi katanggap-tanggap. In fact, the NCIP rejected the final number, no, that resulted from the count. But it's quite a long story. But in short, it for me, having somehow kind of having a side seat, no, in the process, for me, it just shows, pinapakita nito kung gaano kahirap ang pag-uusap ng tinatawag na ethnic identity. Ituturing ang sarili mo, tapos maraming komplikasyon. Halimbawa, kung lumad ay collective term para sa Mindanaon at sabihin dapat kung ano yung tribo mo, paano yun ang galing sa dalawang tribo, ang mga magulang, etc. No? Kaya nga, ang siguro, ang binanggit ko na lang po na kung ang issue na highlight ngayon sa mga nangyari ay what's in a name, no? Ano ba ang significance ng pag-uusap natin tungkol sa terminong lumad ay para sa akin mahalaga rin, no? Pero hindi ngayon, no? Hindi ngayon. Para sa akin ay mahalaga rin yung usapin ng what's in account. Salamat, ma-mix. Baka yan yung next RTD natin. Timoy, Tami, meron din pong discussion pala sa chat at gusto kong tawagin na rin si Aisel tungkol po sa paglilinaw tungkol sa Lumad Mindanao at Lumad Mindanao People's Federation. Aisel, may discussion yata? Hello, Ice. Are you there? Ayan. Good morning. Gusto ko lang linawin mismo kina Ed Tami at meron dito sa chat na sinagot yung una kong tanong. Yung kasi ang nasa resolution ay ang Lumad Mindanao People's Federation ay create noong 1986. Pwede po bang ang narinig ko doon sa video nung NCIP press conference ay Lumad Mindanao lang ang pagkaulit-ulit. So binalikan ko ulit ano ang mga nasulat na literature. At marami rin mga academic literature sinasabi ang Lumad Mindanao People's Federation ay create noong 1986. At ang parang na-reproduce ito sa, well, unang-una sa NCIP resolution at saka may nakita rin akong CHR document. So pwede po bang linawin lang natin kung kailan po ba talaga yung formation ninyo?
1986 po ba? Yung LMPF po at saka yung Lumad Mindanao, ano pong pagkakaiba noon? At saka may nagsalita rin po si Ma'am Edith Llanos, address to everyone, kung pwede rin siyang pasalitain. Thank you. So, yun po. Gusto niyo po bang linawin, Timuay, yung distinction na yun between LM and LMPF? Oo. Lahi na, no? Pero mas makatubag siguro si Edith Ala kaysa sila may nasa secretariat sa Lumad Mindanao, no? Ang pirmiro gyud nga pormasyon katong Lumad nung Alyansa Alang sa Demokrasya mao to Mindanao, mao to ang Lumad Mindanao, ang multi-sectoral group ni na advocacy panahon ni Marcos, pag-address sa repression, mga development aggression, sobrang militarization, daghang mga leaders ang ipamatay, no? So kinahanglan mag-advocate, no? So kung tanaw ni na sa kasaysayan, no? But beyond that, naghapon, no? May na atong paningkamot sa mga leaders mismo sa tribo na maugamit ka akong na-explain na dapat mulahi ang tribo. Nag-agree tribo. So, kana ang paningkamot. No? Itanaw na mo nga taas-taas ngayon gayon ang formation sa Lumad Mindanao People's Federation. No? Kay hangtod nga dili matibook ang matag tribo, lisod man nga na kay Lumad Mindanao People's Federation, no? So in transition lang, no? So in ana ang tanaw na mo nga position. Makatabang siguro si Edith ani makakuan, maka-explain. Sige sir. Tanaw na to kung na si Ma'am Edith dere, pero napuday tayo lang in discussion, sir, karon sa atong round table. Tawagin natin yung mga taga Kitang Lad Integrated Net NGOs naman. Ma'am Chay, Dato Makapukaw, nandyan ba kayo? Pwede pong pa-unmute sila. Ano bang account nila? Kim. Meron po kasing video kanina na na-record yung si Dato Makapukaw, kaya medyo maingay po kasi na-record nila yung video nila. Tapos may mga request na kung pwede pong i-summarize yung mga nasabi, mga importanteng punto. Ayan po. Ayan, si Kim. Mayong buntag, udto dira, Dato. Daghan ang nakapaminaw sa statement ni Dato Makapukaw ganina. Na ba kay gusto idungag sa mga nasulti ni Dato Makapukaw? Ako naman ni Sir Dato Makapukaw. Dato Makapukaw, sige. Ikaw mismo, sorry, medyo blurry ang camera. Miss Chay? Hello? Ma'am Chay? May request po kasi na para sa mga non-Cebuano speakers, sa mga hindi Bisaya, pwede po bang i-sum up yung mga nabanggit na mga punto ni Dato kanina? Sa mga may tanong din po sa mga na-share ni Timuay at Tami kanina, hindi ko na po masundan sa chat, so pwede pong pa-repost ng question ninyo para makita ko ngayon or pa-raise hand na lang po sa Zoom kung gusto nyo itanong personally.
Hello? We can hear you now, Ma'am Chai. Sige po. Okay. I'm in the other side. Nandiyan sila, Dato Makapukaw. For those who wanted to clarify, yung what Dato Makapukaw had shared yesterday for this forum with UGAT concerning the use of term LUMAD. So, before we asked him, we kind of did some courtesy coin ritual to ask him, because in the leaders of Kitanglad, the practice in consulting them with certain concerns, concepts, problems, we do not only use, we do not only regard what the person knows personally, but we also, okay, that's fine. Chai, parang nawala po kayo. Are you still there? Ayan, ito po talaga ang challenges nung Zoom at the same time yung mga kasama nating mga discussants ay nasa mga lugar na mahina yung internet. While waiting for Chai of Kitanglad Integrated NGO, let's hear from Ma'am Edith Lanos to further clarify yung issue ng LMPF. Ma'am Edith, pwede ba kayo mag-share? Sige, may buntag sa tanan. May buntag. Ako si Edith Lanos, sa Kamansaka. Kasampangan voluntaryo sa LUMAD Mindanao People's Federation. Ang among organisasyon, special mention sa commissioning bank dated March 2. Kamay lang siguro nga pagbalik lang. Way back in 1980s, adunay gitawag na mugna nga organisasyon na gitawag kini LUMAD Mindanao. LUMAD nga capital letters na tanan, and then that's Mindanao. Mindanao nga with letter O and the N. Kanisya, ang tawag ang buot pasabot aning LUMAD Mindanao, nga LUMAD nung alyansa sa mga dumadapig sa Mindanao. So, sa ni ka multi-sectoral organization na apilan gikan sa simbahan o nakalain-lain nga sektor, no? So, maunat na siya. And then, pagka 1986, kay sa dihang nagrigad ang mga panahon, nag-ingon ang mga LUMAD, nakalain-laing tribo sa Mindanao nga nahimong kabahin sa LUMAD Mindanao, na panahon na siguro nga mugnaon ang usa ka genuine nga organisasyon sa nakalain-laing tribo sa Mindanao. So, kini gitawag og LUMAD Mindanao. So, LUMAD Mindanao, kunya katong LUMAD Mindanao nga multi-sectoral, nahimo na siyang kaduma LUMAD, no? So manay trans sana no si Binisaya na transition, no, sa mga pangalan, no? Pero ang mga tawo na pareho lang, walay kalahian. Actually nami tawo bandiri karon nga namina, dili lang nako sila i-mention kay tingali dili sa gusto man pa-mention. So from LUMAD capital letters das Mindanao to kaduma LUMAD, and then na-move na ang LUMAD Mindanao. Nag-iingon nga na-move na way back June 1986 sa Balindog, Kidapawan City. Dili pa man na siya syudad sa una, Kidapawan pa lang siya, no? So din he adunay 15 katribo nga nagpartisipar. Dito adunay panaghisgot gani halos miabot og isa ka isa ka adlaw nga unsa man gyud collective nato nga identity, no, natong pagadadkon. So dito nagingon na gyud nga nagani nagingon ay kwani kanang bagubo sa Mindanao, di man kun musugot ang Mansaka, Mandaya og ang Subanon, no, nga mayon nagbagubo Mindanao, kay dili man sila bagubo. So in the end, no, para magkahigusa,
gidawat o giaprubahan sa maong kongreso ang collective term na lumad, no? Pero sa hiskutanan, naingon nga ang lumad, Mindanao, diorganisa siya sa NPA, katong panahon na, murag Greenhorn pa kayo po. Kay, narama ko sekretarya, tig-type-type, anak, so tanang mga proceedings, ako ang maagi. Wala ba ko'y nakitaan dito nga NPA or Armado or unsa diha, puro man mga support group, mga napayuban dito mga anthropologists, no? So wala man ko nakita nga Armado o unsa diara nga katingad-an nga kauban namo atong panahuna. Now, nagliga na yun, so nahimo siyang lumanmin na 1986. Kanya, daghan man kong kasinatihan ng among mga lideris. Ako yung mga kuan kay ang isyu manggod sa lumad permanente, gigamit lang ng kampanya. Usugutag sa dili, gigamit yun ng kampanya sa mga progressive left. No? Kanya, nasantabi ang tinuray nga isyu sa lumad o sa nagkalain-laing tribu sa Mindanao. So ang nahitabo, tungkol kay siyempre namang yung pamalandong ang mga nagkalain-laing lideris, no? Ikan sa nagkalain-laing tribo, na desisyonan nila nga panahon na na mubarog yun ang nagkalain-laing tribo sa Mindanao, umugnaon ang genuine nga organisasyon na mubarog yun o mupasibaw kung sa man ang tinuod nga isyo o gipakigbisugan o gitinguhan ng makabot sa kalain-laing tribo sa Mindanao. So from 15 tribes, nahimo ni nga 23 ka tribo. No? So dito in 1994, gidesisyonan, no? Nga dili na tanang lumad Mindanao kay naay nagpaluyo ni ana, no? Mugnaon nato ang kaning ato agyot. Away mang hinabot kita mo desisyon kung unsay atong padulnan, unsay issue nga atong dadun, unsay mga pamaagi. Naway manghilabot, kita rag yun. Kung dito na mugna, September 1994, ang Lumad Mindanao People's Federation dito sa Maribulan, Sarangan, Maribulan, Alabel, Sarangani province. No? So, dakong nga kalahian ang gi-issue or unod dito sa commissioning bank sa hiskutanan o kasaysayan sa Lumad Mindanao People's Federation. Kung makagaranti ako sa akong pagkamansaka o sa usakang lumilihok sa Lumad Mindanao People's Federation nga kini nagbarugyod sa tinuray nga issue sa Lumad. Nga dili siya iya sa NPA o dili po iya sa gobyerno. Kundi para yun siya sa Lumad. So gani sa mga nakalain-laing diskurso na pagani mo ban sa mo ang or mo tag sa mo ang di kana nila kay pro government. Ano sa man karon ang pro government? Giunay na magikuan man lang gini, ibirahan man lagi mi sa NCIP. No? Wanto pun mi mo pasiba pun mi sa mga backwit. No nga gibitbit kung bisan asa. Ikalaban po ni sa NPA. So, karon. Unsa man, yun di ay ng Lumad Mindanao People's Federation. Ang klaro lang din eh, kami nga naglihok, kung kauban ng akong mga opisyalis sa Lumad Mindanao People's Federation, klaro ang among iparugan para sa katulong kayuhan sa Lumad sa Mindanao. Nga doon ay 33 katrin. So, kanalang akong kasulti na kang sama. Dagang salamat sad Ma'am Edith. Para sa interest ng mga nakikinig sa atin na hindi Bisaya, if papahintulutan niyo po, ulitin ko yung mahalagang puntos ng sinabi niyo. So ang sinasabi niyo po noong nabuo ang Lumad Mindanao na acronym siya ay noong 1986 sa Kidapawan ay 15 tribes lang, no? Tapos ito talaga ay grupo na nag-a-advance ng interest ng mga lumad. Nabanggit nyo nga rin po na nag-iisip ng mga pangalan na sabi nyo Bagobo pero ayaw din naman ng mga Tidura at ibang grupo kaya na nakarating kayo sa termino na lumad kasi yun yung pinaka
ito sariling ano ko na neutral na term no, na para magamit ng lahat ng mga katutubo. Pero nung nasabi niyo rin po nung 1994 dahil tingin ninyo ay napasok ng progresibong kaliwa ang grupo nung Lumad Mindanao ay nung 1994 ay na-create naman ang Lumad Mindanao People's Federation. At yung huling nabanggit niyo po sasabihin nung mga sa diskurso na pro-government kayo pero minsan inaaway din naman kayo ng NPA. So ang gusto niyo pong sabihin at bigyang punto ay ang grupo ninyo ay para talaga sa hangarin ng mga katutubong mga lumad no at walang ideological baggages or whatsoever. Sana po ay nakuha ko yung mahalagang puntong ibinahagi ninyo at naintindihan ng ating mga nakikinig. Si Chai po ay nandito na. I hope okay na ang signal ni Chai sa mula naman sa Bukidnon. Go ahead, Easter Canoy. Murag nawala na po si Chai. Ah, na-unmute me. Okay. Yeah. Hello again. Yeah. Sorry, yes. I was cut. So I transferred to another, to my desktop. Okay. Sige, medyo trailing itong kitanglad, no? Yung paano pa-explain yung sinabi ni Magkapugaw. To everyone who listened to his video, pasensya na sa sounds ng ano, no? Mga dumadaan na sasakyan kasi we were interviewing him yesterday sa bahay niya and there's no other chance to move to places kasi urgent nga ito, no? And we are very grateful that Dato Magkapugaw on short notice really agreed. But we, in the conduct of questioning our elders, meron kaming protocol, no? Kung, kasi may kinukonsulta tayo sa kanya eh. So you can see in the segment, 4 segment yan na videos, he would answer from his perspective. Pero if you listen to the second, third, and part of the interview, may mention na siya ng mga tribal norms. Medyo malalim na siya. Of course, in a way, in his experience, sa kanila, or even that to be excited in the kinship ritual nila, that sometimes the use of low mud is discriminating kasi low pa, mud pa, no, in the English term. So sobrang masakit yan sa katutubo. So this is like an initial reaction to a term, no? But he even said that NCIP should encourage documentation. That's why he started the cultural profiling kasi dapat everyone, every indigenous person, indigenous community sa kanilang territory, they would be able to profile who they are, what they are, their practices, the natural resources in their territory. And then pinapakilala. So there should be more fundamental work of the NCIP. And then in the second part of the video, he said that ito na pinapalalim niya, we have to follow the law of nature. A law of nature is non-discriminating. Look at the virtue of earth, the virtue of water, the virtue of air. It supports life to everyone, good or bad. So to discriminate, parang we are asserting beyond the creator's virtue. So he said that, in fact, if we commit an offense, hindi lang ka lang nagsusorry sa tao. Una, nagsusorry ka, you say sorry to Mother Earth if there's a bleeding land or out of the conflict between the armed forces with the rebels. This is over... Matagal na itong deadline. 80s pa when I started to work in Kitanglad in with the indigenous people in Agusan. We need to say sorry. So what he was trying to say na the actuations that discriminate does not follow the patasan. And the third segment, he mentions the repercussions on the use of the term lumad kasi it's like lumad ng lumad, we are further dividing. And this violates the Minantay Habatasan because the general rule in the community is to really maintain good relations and harmony to prevail. That's why meron silang sariling conflict resolution mechanism. And they also recognize, sinabi niya yung positive-negative. If you say something negative, then it also affirms the good that you want to do. But hindi mo siya pwede abolish. Even the understanding of lumad, whether medyo care siya, nakakasakit siya, hindi mo siya pwede abolish kasi
mindset siya, sa puso siya ng tao. But what's the best way forward is to follow the rule of batasan. That is really to respect. So walang discrimination. At saka, ang maganda nito, kasi also cited towards the end, nakat lang siya sa moderator, he calls the Department of Education or the Commission of the Higher Education na sana yung mga na isulat sa katutubo about who they are, what they are, should also be included in the curriculum. Kasi it widens our understanding. Kasi otherwise, if we fear about the title, the labeling, does it reinforce governance? No. So yun lang ang contribution ni Datu Makapukaw, and also he's listening in the office, and we're glad that he's here also to bring time for that. Kung meron pang further questions regarding what he has explained. Salamat, Chay, sa pagpapaliwanag ng mga nabanggit ni Datu Makapukaw, lalo na sa mga listeners natin, no, na hindi marunong mag-Cebuano. At of course, salamat kay Datu Makapukaw sa pagbigay ng panahon na i-record yung mga pananaw niya. Timoy Edtami at Chay, may tanong tayo dito na gusto kong basahin na palagay ko ay mahalaga na galing sa kasama din nating sa UGAT at isang anthropologist pero mula sa Ilocos Region. So hindi ko alam kung nasundan niya yung discussion natin, no? Pero ang tanong ni Malot Ingel, sabi niya, meron o wala po bang plano ang mga IPs ng Mindanao na magtipon-tipon upang pag-usapan kung nanaisin ba nila o hindi na ipagpatuloy ang paggamit ng katawagang lumad para sa kanila? At gusto ko rin pong tanungin kung para sa kanila at para sa kanilang mga adhikain or aspirations ba ay makabuluhan o nakakatulong o hindi ang katawagang lumad? Chay or Timoy Edtami, baka gusto niyo pong sagutin yung naba may plano nga mag-tigom-tigom parehasan na itabo atong kabakan 1994? Or ay, Sarangani? Kidapawan. Oo, Sarangani. Oo. Sa pagkaroon na may COVID yun, no? So, lisod. No? Kasagaran po sa naglingkod ni atong 1994, ni Bali na slaing kalibutan, no? Ang mga elders na mo, to ana, no? So, saan pa man na ito pag-imbita, no? Kung na sa ako personally, sasagutin yung tanong, tingin ko mahalaga sana na mag-uusap-usap, pag-usapan yan. No? Pero sa ngayon, nahirapan kami. No? At habang hindi na pag-usapan yan, yung pa rin yun. Lumad Mindanao pa rin. No? Lumad Mindanao People's Federation pa rin. At tingin ko, hindi naman kasama yung NCIP, lalong-lalo na yung mga kaupo ng mga commissioner doon sa pag-uusap na yan. So, palagay ko hindi rin nila alam, no, kung ano yung laman ng pag-uusap noon na nagde-decide, no, paano magkaroon ng lumad ni Mindanao People's Federation. No? Tingin ko, napakahalaga yun. Kailangan magpatuloy, no? Kasi hindi naman masama ang ating layunin, no? Pag tinatawag natin yung sarili natin lumad Mindanao People's Federation, no? Kailangan lang siguro na may paliwanag yan doon sa taga-commission, no? Para maliwanagan din yung isip nila, no? Kung ano yung background, ano yung context ng lumad Mindanao People's Federation, no? So, umaasa ako ng sa pamamagitan ng UGAT at saka iba pa na pwede makatulong, tulungan tong patuloy na dialogue. Kasi diyan lang natin ma-arrive yung pag-uunawaan. No? Pag may paliwanag natin ang saloobin. No? So, yun lang po ang sagot ko doon sa tanong. Salamat po, Timoy Edtami. Sana na intindihan ni Malot. Kasi yung first part, Bisaya, ang sabi ni Timoy, may COVID. So mahirap mag-meet sa ngayon. Pero mahalaga na pag-usapan patuloy ito. Siguro sa darating na panahon. At I think I can speak on behalf of UGAT po. Tulad nitong RTD ngayon, no? Pwedeng mamagitan ng UGAT, no? So to speak, para
pag-usapan between the NCIP at ibang grupo ang paglilinaw sa issue ito. Meron din pong sabi ay nandito daw po si Timoy Santing. Timoy Santing, nakakonnect na ka sa ato ang Zoom. Basi gusto ka mo share pod. Murag nawa na po siya lisod yung link kuan ba? Online. Chay, gusto mo magtubag atong pangutanaha sa inyo ha, sa kabahin sa bukid nun? O sa Kitanglad? Apa ba si Chay? Okay, mukhang wala na. Nag-raise on hand pod hello. Si... Hello. Ah, Timoy Santing, yes. Yeah, sorry. Ngayon lang nakapasok. Okay ra, basta naagyod, importante ka. So, unsay mong gusto i-share sa ato ang discussion, Timoy, go ahead. Una siguro, katong giingon ako ganiha nga we are not Cebuano speakers, pero nay mga pipila sa MUA na makasulti og Cebuano, maka kasinibuano nga lingwahe. Pero as far as the term LUMAD or ang NCIP resolution, wala kayo'y epekto ni Samoa tungod kay ang among community hindi man masyado nakaintindi ng Bisaya at hindi nila alam yung term na LUMAD. So ang tingin namin, walang mabigat o walang malaking epekto sa amin ito. Gayon pa man, yung resolution ng NCIP ay tingin namin ito hindi na pag-usapan ng maayos ito. Kumbaga, hindi napakinggan yung iba't ibang view ng mga indigenous peoples na nag-strive ng LUMAD sa Mindanao. So sa tingin namin ay maaaring may mga injustices na nagawa yung NCIP. Dati na nga may historical injustices na nangyayari sa lahat ng mga katutubo sa Mindanao mismo ay madadagdagan pa dito sa mga aksyon na walang maayos na proseso kung paano pinag-uusapan yung mga issue. Sabi ko nga kanina sa amin dito sa context ng BARM, hindi ito yung makakaresolba dito sa mga issue na panggugulo, pangagaw ng aming mga lupain. Ang hiniling namin na kailangan dito ay yung pagtayo ng NCIP bilang technical working group dito sa pag-uusap ng intergovernmental relations body between the national government and the BARM government. Pinag-uusapan nila dito kung ano yung mga dapat na gawain, yung mga hindi malinaw dito sa BOL at yung mga national na batas. So ito yung hiningi namin sa NCIP na sana ito yung dapat tutukan din sa context ng BARM. So yun lang, marahil ang aking may papabot sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po Timoy Santing. Mahalaga po yung mga nabanggit nyo na mga puntos. No? Mula naman sa Kin ulit, balik tayo, naka-connect na yata si Chay. Gusto mo bang sagutin yung tanong kanina? We're here now. Okay, in response to what are the plans, here in Bukidnon, like we work with the indigenous peoples, Mga Kitanglad in particular, pero you should understand the context of where we work. So, pag protected area, so we are part of stakeholders. So, nandun yung government, DNR, tribes, barangay captain, CSOs, everybody. So, yung na-raise itong problema sa resolution ng NCIP, parang
Why? Parang we could not imagine it. Bakit it turns out? Kasi hindi problema yung luma dito in terms of that discrimination. Kaya nga sabi ni Makapukaw, saan ba yan na term? But what we're looking forward to, since KIN is the host NGO assisting in the protected area management of Kitanglad and also in Kalatungan, we also convened is like a summit, meet halfway, and we've done this for the two river basins of Cagayan and Tagaloan and Kitanglad Kalatungan. So practically what we wanted to do is to respond to the request of Dr. Makapukaw na ituloy natin ang cultural profiling. We've done this for Lantapan, Malaybalay, and Impasugong. So we've done for Talaandig, Bukidnon, and Higaonan tribe. So what is important about this? May clamor na ang tribuna. Mukhang nawala ulit si Chay. Tama ba? Or ako lang yung... Sige, well, I think nakuha naman natin yung gustong sabihin ni Chay. Ngayon tawagin natin si Philip Anghag. Naka-raise hand siya. Tapos si Philip ay kasama rin natin sa ugat. Go ahead, Philip. Salamat Sir Jess. Good morning sa lahat. Sharing lang no doon sa question ng taga Iloilo kanina. There were attempts in the past noong 2016 I facilitated a workshop mga 1,400 yung participants sa Tagum City. The conference tackled 5 questions. Ang pinakauna na question was on identity, no? Na-mention ni Ma'am Edith kanina noong 1994 25 yung grupo or tribok, open and close parenthesis. Sa gathering na to ng 2016, there were already 35. No? So ang unang question was on identity. There were proposals no, to revisit the term lumad, and from the plenary, may 32 names na naibigay. Kasama na ang tumandok, kasama na yung other terms no, nung nabanggit kanina ng speaker. So ang ginawa ko, nagbigay ng isang special body to handle lahat indigenous peoples, hindi kasama ang facilitator. They came up with 7. No? Nung napunta na sa special body, buong araw na nag-usap, bumalik sa 35. So what I'm pointing at is dynamic naman yung pag-uusap among indigenous peoples para makahanap ng common na name na which is from them, revisiting the term lumad. Hindi naka-arrive ng common name from 35 naging 7 and bumalik ulit sa 35. That goes to show na dynamic din among indigenous peoples ang paghahanap. For me na nag-facilitate, ang tingin ko hindi naman rejection sa term na lumad, pero kailangan din nakita nila na kailangan din yung common na paghahanap ng identity to describe the indigenous peoples of Mindanao. So what I'm just trying to say, dynamic, naghanap ng pangalan, hindi nakakita, pero hindi naman nag-end on ang discussion. Just sharing, Sir Jess. Salamat. Thank you, Sir Philip. Anong taon ito, Sir Philip? Sorry, hindi ko na-pick up. 2016 sa Tagum City. Okay. So, yeah. Maganda yung sharing mo kasi pinapakita na ongoing no yung paghahanap ng ganyang klaseng collective identity na ano, hindi ito nung 90s pa, nung 80s pa, kundi as late as 2016. May tanong din pala Timoy and Tami, si Perpy, hanapin ko lang po, tungkol naman sa discussion natin kanina. Saan ba yun? Ayan po, sabi po ni Perpy, question to Ed Tami, unsa man ang imong ikasulti sa mga kabataang lumad nga maapektuhan ani nga issue through red tagging by embracing the term lumad, pero wala man sila direct nga kalabutan sa issue. Kamo nga elders nga nahilang bigit ni ani, unsa man inyong tambag tubag sa ilaha? Lisod ng red tagging yon sa tinuod lang no, kung mubarog ka sa tribo. Labi na kung nai-impact ang mga pagpaningkamot, murag initan ka, no? Murag mao ni akong tinanawan sa rigtaging hinoong karon, no?
maglisod ko tambag sa mga batan-on, labi na kung padayon kini nga magbarog si tribo, no? Ang kung mutanota sa communalities, no, sa paningkamot katong common denominator, both NCIP Lumad Mindanao and others naghunahuna man palig-uno nato tong atong kaugalingon nga identity matag tribo, no? So mga batan-on diha, no, they should belong, no, to their own tribe. Kung kana siguro ang paningkamutan, no, kay kining term nga lumad, facility lang ni siya sa pagkigdugtong sa lain nga tribo, no, subay sa pangandoy. Dili ni siya dapat muhulip sa identity sa tribo, no. So kana ang isa sa akong tinanawa, no, ambot og nakatubag aning pangutanan ni Perpi, no. Pero definitely naay kalisdan aning red tagging, labi na kay ang lingwahe ana dili naman baba, di naman balaod, di na sinulat, no. Kung maritaga lang nanay kakuyaw sa imong kinabuhi, no. So nanay hulga. So ambo tugon sa una pag sagubang, no. Ako akong ipadayag akong kabalaka, no, kaguol sa mga bata po, succeeding generations na maapektuhan ining maong inbound resolution. Salamat Timoy at Tami. Murag wala gyuy sa yon nga tubag, no, sa mga inana nga kalisod na pangutana. Pero tawagon, I will call now Chito Trillanes. After this, we will ask closing statements, no, from Timoy Edtami and from Dakin, and hopefully Timoy Santing nandito pa para magbigay ng closing statement. Kasi napansin ko 12:20 na pala, ting paniud to na. Masarap pa sana mag-usap pero we don't have the luxury of time. Sir Chito Trillanes, please ask your question or comments. Okay, magandang tanghali po sa lahat, no. Actually, itong resolution na ito, gusto ko lang mabalikan sa isang konteksto, no. Gaya ng analysis ni Brother Carl Gaspar nung first round, no. Nakita natin ano ba talaga ang mga circumstances na bakit na naipalabas itong resolution na ito. So, hindi man siguro ang dahilan nito dahil itong lumad ay masama, no, yung term. Kasi nung nasabi ko sa chat box yung Lumad Mindanao, nung nag-aaral ako sa Xavier University sa sociology, sa RIMCO, na ano na natin na isang acronym na hanggang nagiging formalized na isang pangalan sa mga sa ating mga kapatid na sinasabi, no, natin minorities, no. Pero balikan ko itong kuan resolution na ito. Matagal na yung mga sinasabi ng militar na apat sa limang ano miyembro ng New People's Army ay mga kapatid natin na tribo. So masakit na mga ano na paratang na wala tayong opportunity na i-verify at saka i-bilay itong lahat ng mga sinasabi hanggang sa napunta sa struktura ngayon ng NCIP ng ating chairman ay dating isang military general din. So nabuo sa isipan namin na kami po ay mga environment activist na palaging pumupunta sa mga kanayunan at saka sa mga kabundukan kung saan yung mga kapatid natin ay na pinupunta na yung mga lumad. So kami rin kabilang na red tag, yung mga kasamahan ko na mga kaparian dito sa Surigao del Sur ay na red tag na rin. Pero meron tayong mga hakbangin na magkakaroon ng isang convergence na mapag-usapan dahil ang palagi naipit dito ang tribo, no, ang
ang mga lumad. So indigenous peoples palagi ang nagiging biktima nito. Pero sa konteksto natin ngayon, parang hindi natugunan ng NCIP yung dapat na tugunan niya bilang mandato. Halimbawa na lang, itong aggression ng extractive industries sa mga ancestral domains, no? So parang preparation na kailangan na i-clear muna yung mga ancestral domains, yung mga territorial ng mga indigenous peoples, kasi pupuntahan ng mga investors. So yun ang nakita natin. Bakit? Kung isa-isahin natin, sa dami ng mga ancestral domains na merong mga mining operations, ang dami, ang laki na ng royalty na binigay. Pero bakit 90%, 85 to 90% sa mga indigenous peoples ay mahirap? Yung mga leaders, meron ng mga high-end na mga SUVs, mga baril, ano na lang. Kasi hindi natugunan, wala nga silang community development plan. So hindi malinaw sa NCIP paano gagastusin ng indigenous peoples yung mga bayad ng royalties. So nakita natin parang ginagamit nga sila. Hindi natin maiwasan na mabusay isipan natin na itong resolution na ito ay talagang para paboran ang mga investors at saka yung mga kasama nating tribal leaders na talagang umuuo sa pagmiminal ng mga ancestral domains. Pero hindi ito dapat ang asikasuhin ng NCIP, kundi palakasin ang struktura niya at saka matulungan ang majority ng mga indigenous peoples na nandiyan palagi sa poverty line. So nakikita natin dito bilang environment advocate sa area na talagang problemado tayo doon pagdating sa mga areas na kung saan may mga mining operations. So yun lang ang panawagan natin sa magiging minahon muna tayo at saka itong mga forum na ito at saka siguro yung sinangguni na mga summit kung kinakailangan upang may isang boses ang indigenous peoples para punahin at saka i-rectify yung mali na ginagawa ng NCIP. So, yun lang siguro, Sir JC, at saka maraming salamat po sa ugat sa opportunity na ito para ma-express din namin bilang mga environment advocates na talagang gumagawa ng mga hakbangin upang matulungan din ang ating mga kasamang indigenous people sa mga areas kung saan merong mga pagmimina. Salamat po. Salamat din po, Sir Chito, sa inyong mensahe na palagay ko ay yun din yung buod ng gustong sabihin ng mga leaders natin ng mga lumad, no, na hindi ito nga yung problema ng mga katutubo ang pagpapangalan, kundi mas malalim pa sa usaping lupa, usaping mga karapatan. Bagamat gusto pa nating ipagpatuloy yung conversation, pero yun nga, nagugutom na siguro tayong lahat at medyo nag-extend na tayo sa time. So sa pagkakataong ito, gusto kong tawagin yung mga discussants natin para magbigay ng closing statement sa usapin ng kinsa ang mga lumad or usapin ng lumad issue. Una kong gustong tawagin sa taga-Bukid noon, ma'am, nandito pa ba si Nadato Makapukaw or si Chay? Mukhang wala na po. How about po Timoy Santing? Nandito pa po kayo? Meron po ba kayong gustong mga panghuling salita bago natin tapusin ang ating discussion? Hello po. Hello. Ayan. Go ahead, yeah. Po, Timoy Santing. Okay.
Yun sa usaping red tagging, hindi po kami na-exempt doon. Bagamat hindi nga namin inascribe yung lumad, at sa tingin namin, hindi lang dahil lumad yung tatawag sa mga katutubo ay sila lang yung na-red tag. Hindi po kami dito na hindi naman namin ginagamit yung lumad ay na-red tag din kami. Kaya lang, ginagawa namin ngayon, may mga continuing dialogue kami with the AFP sa mga local level, yung mga battalion commanders na na-assign dito sa aming mga territory. So ongoing yung aming dialogue at pinaintindi namin sa kanila kung ano talaga yung aming kultura, lalong-lalo na yung sistema ng pamamahala, yung tinatawag na indigenous political structure. At may regular na meeting namin with the AFP dito sa mga area namin. Kaya at least sa ngayon, medyo nababawasan yung red tag sa amin, at sa tingin namin ay naintindihan nila kung sino kami. So yun ang aming ginagawa, hindi kami tumitigil, at gusto naming mapag-isa din doon sa ibang mga IPs na nagsasalita ng Cebuano at lumad yung kanilang itatawag sa kanila, na sana may pag-uusap nga upang linawin natin kung ano man yung totoo yung sabi ni Tami na may kanya-kanya tayong mga assertion, gustong mangyari dito sa ating mga komunidad, at iba-iba yung strategy natin, iba-iba yung approach natin. So yun lang, at magandang tahali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Timoy Santing. Mahalaga po yung punto ninyo na nabanggitin actually sa roundtable discussion natin nung Thursday, na kay may lumad o wala, no, tuloy-tuloy ang red tagging na nangyayari. So mahalaga po yun na i-emphasize. Timoy and Tami, mga closing statement po ninyo para sa ating roundtable ngayon. Maikli na lang po. Maraming salamat. No? Unang-una, salamat sa ugat, no? Sa patuloy na pagsisikap para sa ganito mga roundtable discussion. Napakalaki po ng tulong na ito para magparating yung mga boses ng tribo, lalo na yung pangamba, no? Kaambang pangamba sa red tagging, no? Reality na napakasakit po ito sa community, mga leaders, no? Nagsisikap na magsalita, pero mag-iisip tayo baka ano yung mangyari, no, sa ating buhay, no? So nakakabahala, no? So salamat sa ganitong platform. Sana may parating natin sa concern agencies yung ating mga concerns, no? Ang katutubo, bago tayo naging Pilipino, ay kanya-kanya talaga, marami. We are very diverse. At ang pagkakaiba natin, dapat hindi tayo, yung sinasabi natin, we should not feel inferior or superior. No? We are equal as people. No? And we can only fully participate to the mainstream governance. If we are appropriately recognized, you know, that is the enhancement of our governance institution, respective our governance institution. We should learn from each other and magtulungan doon sa mga bagay na pare-pareho yung problema. Daghan salamat. Ugnay mo ito. Daghan salamat, Sad, Timoy and Tami. Mahalaga din po yung message nyo, no, na yung diversity natin, hindi source dapat ng problem, kundi maging source ng strength natin, no, bilang isang bansa. Meron din daw pong pahabol na mensahe si Ma'am Edith. Ma'am Edith, nandyan po ba kayo? Pwede pong pa-unmute, hindi ko makita si Ma'am.
Okay. Ayan, ma'am, dinignan namin kayo. Meron po kayong gusto pang huling message na i-share, last messages na gusto niyo i-share sa atin? Actually, may request ni Ms. Maricel Delayo. Pasultihon ko with regards sa LMPF na direktang natamaan sa revolution. Ano bang impact sa amin? Siyempre, unang-una, na-shock kami, no? And then, sa pinag-usapan na pag na-red tag ka, nakakatakot yan. So, siyempre, hindi naman kami iba sa ibang tao or ano, karaniwang tao lang din naman kami na natatakot kami sa pag-red tag sa amin. Pero hindi ibig sabihin na pag na-red tag kami or siyempre, especially pension sa in-bank resolution, tuloy pa rin yung gawain namin, pero nag-iingat kami sa bawat hakbang na aming ginagawa. Kasi when it comes to security, hindi na kami sigurado, no? Pero ang in-bank resolution siguro makahinay sa mo ang katihok, sa mo ang mga imbuhaton, but it doesn't mean na mapugnan me, and we will continue bringing or asserting the rights of the indigenous peoples. And then, panayon na mo nga gamiton ng Lumad Mindanao People's Federation. No? Kaya wala man may gihimong daotan, wala man may violation. No? And then, willing po me, willing po, para i-share po na mo ang unsamang yun ang mga imbuhaton sa Lumad Mindanao People's Federation. No? So, dili lalim ang iretak ka sa tinod lang, and then nakakaroon na mo kung kinsa mong kauban o kinsa dili na mong kauban. And then nagpasalamat gani ni sa ugat nga naigihin mong ingani ng diskurso para po may makapadayan. Kaya po kung saan na mong mga timbaton, kung saan mong gibati ni ining. Basta nga mo lang ikasulti pa dahil yun, may salamat sa inyo nga. So, kanan lang. Thank you, ma'am. Padayon yun ta, Ane. Sige, salamat kaayo. So, sa ngalan po ng ugat, gusto na po natin tapusin ang RTD na ito. But definitely, this is a continuing conversation. Maraming salamat po kay Timoy Edtami, kay Timoy Santing, Santos Unsad, at kay Dato Makapukaw, at kay Esther Canoy. At sa lahat ng mga nagbahagi ng ating usapan ngayong umaga, gusto rin namin pong pasalamatan ang Ateneo de Davao Department of Anthropology sa pag-host ng ating RTD ngayon at ang Philippine Social Science Council. Gaya po ng nasabi ko kanina, hindi po dapat ako yung moderator at marami po sana tayong gustong pagsalitain ngayon, pero maraming mga limitations ang technologies that would allow us vibrant and exchange, no? But nonetheless, I think yung mga usapin ngayon ay matingkad naman at gaya ng nasabi natin ay ang ugat ay magiging patuloy na tulay para sa usaping ito na mahalaga para sa hindi lang sa mga katutubo kundi sa marami natin mga kababayan. For full transparency na rin, inimbitahan po natin ang NCIP. Sumulat tayo sa chair at nag-reply po ang central office at sabi nila ay may makikinig sa kanila sa RTD ngayon. At sana nga po ay maging tulay ang RTD na ito para mas mapalinaw at mas mapahapsay, kung sa Bisaya pa, kalinaw, we all just want peace para sa ating pang-araw-araw na buhay. And on that note po, maraming salamat po sa lahat ng umattend. Ingat po tayong lahat.
good afternoon, good noon, good morning, good evening sa different time zones. Salamat po. Dito po nagtatapos ang ating RTD, Kinsa ang Lumad, Views from Indigenous Leaders. Timoy Edtami, pwede mag-stay ka. O, Timoy Santing, Ma'am Chay, napa ba mo? Pwede mo mag-stay ka dali, okay lang.